kong Ching. Sadyang dumaratal sa buhay ng tao ang magkasakit. At kung mahina ang katawan mo, pananalig at pananampalataya, madali kang magupo sa takot mong mamatay. Hindi yung sakit ang nagpapahina, kundi yung pagkatakot, yung nerbiyos na tinatawag. Gayon din naman kapag naghihirap ka sa buhay. Hindi yung hirap ang nakapanlalambot, kundi yung pag-iisip. Na sa bawat maghapon kung paano mo mahuhulagpusan, ang hirap ng buhay. Wala ka nang ginawa bilang taong dumaranas ng sakit at hirap ng buhay, kundi ang maghinagpis. Dumaing at mayroon pang mga nanunumbat. Paano nga ba ito maiwasan? Ano ba ang paraan para ito'y maiwasan? Walang paraan ng tao. Hindi kaya ng tao. Kahit na ikaw ang pinaka malakas na tao, kung malayo ka sa pananampalataya, kung malayo ka sa pananalig, madadaig ng mga alalahanin, madadaig ng mga hirap ng pag-iisip ang iyong pag-asa. Kaya't binubuhay ng Ama ang pananalig ng tao. Binubuhay niya ang pananampalataya. At walang makabubuhay na anuman at sino mang tao, kundi ang kanyang espiritu. Kaya't kung ang tao ay malayo sa kanya, anumang paliwanag, hindi kayang abutin, hindi kayang tanggapin, hindi kayang maramdaman, lalo tigit kung lumilipad ang isip. Kung iba ang dinadama sa sinasabi mo. Kung iba laman ang isip doon sa sinasambit mo sa kanya. Kaya't napakahirap ng gawaing kabanalan. Napakahirap tumupad sa pangkabanalan. Anon mo mang gawin na ikaw ay magpagalak, umaliw, ikaw na may taglay niyon. Hindi ka lahat matatanggap ng kapwa mo. Hindi lahat ay gugusto sa iyo.
lalo't higit kung sa kabila ng mga sinasabi mo ay wala pang nangyayari. Hindi pa nagaganap, hindi pa natutupad. Iba ang tao, iba ang Diyos. Kaya't kung magtitiwala ang tao sa kanyang salita, lahat ay matututong magbata. Matututong maghintay at tuwirang magtitiwala sa kanya. Lamang, hindi mo maibibigay ang 100% sapagkat tao nga. Yaon ang katwiran ng tao, ako'y tao lamang. Kaya't napakahirap. Sadyang mahirap. Kaya't sa tuwi na itinatanong sa inyong lahat, sino ang magbabata para magsiwalat ng magsiwalat, para magbigay ng magbigay ng karampatang pahayag, ng tunay na pahayag, ng tamang pahayag, ng totoong pahayag, nakakaroon isip niya lamang. Na ikakatang isip niya lamang, walang gugusto, walang magmimithi, na gawin niyang kayabangan ang pag-uulat ng mabuti. Nagawin niyang pagpapayabang ang gamitin niya ang Ama para lamang makapaniwala niya ang kanyang kapwa. Sapagkat maging siya'y magsasawa, maging ang nag-aarita ng kanyang pagyayabang para maraming tumuwa o matuwa at tumanggap sa kanya ay manghihinawa. Ng salita ng kapwa, madaling tumanggap sa salita ng tao. Subalit napakahirap ipaniwala ang salita ng Amang Dakila. Ngunit kay palad ng mga tapat at totoo na tumatatag tumitibay ang pananalig, sapagkat dito napapatotohanan ng Ama na buhay ang kanyang salita, natapat ang kanyang salita, natapat siya dahil siya'y Diyos na dakila. Kaya't kung pagninilaya ng lahat, sino nga ang gugusto? Aadhikain mo ba? Nagawin mo ang mangaral ka ng kapwa-tao? At sila ay utuin mo, papaniwalain mo sa iyong mga sinasabi? Sa kahiwagaan ng Ama na hindi mo pa nabatid ang hiwaga niya, na wala pang naganap sa iyo bilang tao, sa kahiwagaan niya, nagaganap lamang ang maisiwalat ang kahiwagaan ng Ama sa mga anak niyang tumanggap na ng kahiwagaan. Nagaganap lamang maisiwalat ng mga anak niya na sa mga anak niyang nakakita na ng hiwaga niya. Kaya naman, sa kabila ng paratang bintang na baliw si Raulo ang mga ito, patuloy pa rin silang lumalaban nang dahil kaiba nga ang kanilang nararamdaman. Nang dahil iba nga ang kanilang nasaksihan, iba nga ang kanilang nakamtan. Kaya, paano ang tao? Sadyang kahirap. Ngunit, kung pagninilaya ng tao, laksa ang bilang ng tao sa mundo, ilan nga ba ang natatalalang naging banal? Mula noon, magpahangga ngayon, sa laksang bilang ng tao na walang katapusang may isinisilang, ilan na ba ang nakatalang nasabing sila'y banal? Yaan ang patotoo ng Ama. Yaon ang katotohanan na dapat tanggapin ng mga nilalang. Hindi ka mapapabilang sa kanyang paghahari kung hindi mo bubuhayin siya sa iyong puso.
kung hindi mo tuwirang pangungunahin siya sa iyong buhay. Gaano kasiguradong sigurado ang tao na nangunguna ang ama. Mahirap tanggapin ang ika'y mapahiya. Mahirap tanggapin ang ika'y maghirap. Mahirap tanggapin ang ika'y nagkasakit. Mahirap tanggapin ang ikaw ay isang lingkod pinagtatawanan. Subalit, ang bawat nakalasap niyon at naging matatag matibay, kalugod-lugod sa Ama. Yaon ang patutong may sinuko. Yaon ang patutong nagsuko. Subalit kung wala ka pang sinusuko, ano ang dahilan at sinasabing sinuko? Sinuko mo ang kataasan mo? Ang pagkapahiya mo sa tao na dati kang matalino, dati kang marunong, dati kang mataas ang pananaw sa iyo ng kapwa mo? Ngunit ibinaba mo dahil sa ama mo, na dati kang mayaman. Subalit nang dahil sa pagtalim at pagsunod mo sa ama, ibinaba mo ang pagyaman mo. Ang pagkayamayaman mo, hindi mo inalintana. Na dati kang kinikilala, dati kang hinahangaan, subalit nang naglingkod kay, binubos-abos ka na. Yaon ang patotoo na isang halimbawa ng Kristo, iniwanan ang paghahari, hinubad ang pagkahari, iniwanan ang sanlibutan, ang tinunguhan, na sa kadustahan ay lumasap, na sa paghihirap ay lumasap, na samantalang nakaluklok sa trono, walang hirap, walang dusa sa pinagmulan, subalit nang tinanggap ang pagtubos. Yaon ang nagaganap sa mga tumutubos. Nang dahil sa pagtubos, iba't iba pinagdaanan. Kaya't ang totoong manunubos, nandun pa rin ang galak sa kalooban. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, hindi kapwa ang kinahihiyaan, hindi kapwa kinatatakutan, kundi ang Ama. Subalit sadyang walang makatutupad, maliban ang sa puso mo'y ganap at totoong tumanggap. Kaya't purihin ninyo at pasalamatan ng Ama kayong naging kabahagi ng Kristo. Sa kabila ng mga dinaranas, pinagtatawanan, pinag-uusapan, nandyan pa rin ang masigasig at maalab na paglilingkod. Kalaki pa rin ang pagmamahal at pagnanasang makapaglingkod. Kakibat pa rin ang pagtigib ng galak at pagmamahal sa kapwa sa kabila ng sakit at dusa na pinagdaraanan dahil sa kanila. Wika nga ng banal na kasulatan, dito ka lang tinitingala kung ika'y mayaman. Dito ka lang hinahangaan kung ika'y makapangyarihan. Dito ka lang gugustuhit loloobin ng taong hahangaan, pararangalan, pasasalamatan kung ikaw ang taong mayaman, matalino, makapangyarihan, maganda, gwapo. Subalit, kung wala sa katotohanan ang gawa, wala sa paghanga ang Ama. Hindi kahanga-hanga sa pananaw niya, kundi hindi ka kalugod-lugod. Kung mga kapwa mo ang nagpupuri't pumupuri sa iyo, ngunit siya'y wala kang nagawang totoo dahil may galit ang puso mo. Mga minamahal, paano nga ito mawawawaan ng nilalang? Paano nga ito tatanggapin ng tao? Anong paraan para makilala at matanggap ang salitang ganito? Hindi kayang isiksik sa isip ninyo ng kapwa-tao ito. At lalong hindi nyo kayang tanggapin bilang kayo'y mga tao.
sapagkat napakahalaga ng kapurihan ng tao sa lupa. Sapagkat napakahalaga ng parangal ng tao sa lupa. Sapagkat napakahalaga ng pasasalamat ng tao sa lupa, ang mga taong nagpapahalaga sa kanilang sarili na gusto'y sila'y purihin, hangaan at pasalamatan. Kahiya-hiya ang sila'y pagtawanan. Subalit sa Ama, kalugod-lugod ang bawat kaganapang naging dusta sa kapwa mo dahil sa pagtubos mo. Ang ginawang kapatahan ang kapwa mo ang nangyayang sa iyo naman siya God na lupa niyo. Kumbaga, ang may pandinigay na karinig, ang may mata ay nagliwanag. Mapapalad ang malalayo na nakakadama at nakakakilala sa totoo kaysa malalapit na di madama ang totoo na handog ng Ama sa buhay nila. Kaya't magsigalak ang nasa malalayo na tuwirang damang-dama at kilala ang Ama, nang dahil sa katotohanang tinanggap ng puso nyo, siyang tunay na aliw, bagamat malayo kayo sa dakong ito. Nekkaramanayahanam, maging si Constancia, kung bilang pagkatao'y di kayang isiwalat at isambit yaon, sapagkat di magaganap sa kanya bilang tao ang gayon niya yaon. Ngunit natutupad lamang ang lahat ng ito nang dahil sa paggamit ng kanyang pagkatao. Nekkaramanayahanam. Buhay ba ang Ama? Hindi ko po may pagpapatuloy ang pagdaloy kapag hindi ko sinunod ang ibahagi ko ito. Nung ako'y nasa pagkatao pa, taong-tao ako, akala ko'y napakabait kong tao. Akala ko'y napakabuti kong tao. Hindi ako mayaman. Hindi ako yumaman. Ngunit sa palagay ko, marami na ako nagagawa sa kapwa ko. Dahil pala simba naman ako. Kung lumakad ako sa simbahan, mula bungad hanggang harapan ng altar. Kaya po, baklaran. Kaya palagay ko sa sarili ko, napakabait ko na. Ang palagay ko sa sarili ko, tama ang pananampalataya ko.
kung saan saan ako nagnonobena. Akala ko, kapag tumulong ka sa kapwa-tao noon, mabait kang tao at nakasusunod ka sa Diyos. Subalit salamat sa Ama, napakarami ko pa palang kamalian noon. Napakarami ko pa palang dapat itama. At kung hindi ako naglingkod, hindi ko matututunan ang lahat ito. Kaya't sa kabila man ng mga pinagdaraanan ko, hindi ko pinagsisisihan. Bagamat inaamin ko po sa inyong lahat bilang tao, mahirap, lalo't higit kapag dumaratal ang pagkakataon na parang sinisiksik sa iyo ni Satanas. Ang tumigil ka na, ang nagpapakatanga ka. Subalit naroroon pa rin ang katagang anak kung tutularan mo ang kapwa mo. Sa kaloob ko'y manghihinawa ka at pananaigin mo ang pagkatao mo at sanlibutang ito. Katulad ka rin nila. Bakit di mo labanan ang damdamin mo't kaloobang nag-ahari sa iyong katawan? At nang sa gayon, manaig ang aking salita at huwag ang salita ng iyong kapwa. Maliwanag kong pinalalabas sa iyo ang mga salitang katagang yaon. Ang pagkabahala ay hindi sa akin. Ang pagkatakot ay hindi sa akin. Ang pag-aalala ay hindi sa akin. Bakit mo gagawin? Kanina, habang ako'y patuloy na dumudulog, nagpapasalamat, nagpupuri, hindi ko maramdaman ang lakas. Sapagkat nananaig yaong, may iniisip ako, bakit nangyari sa akin yun? Dinulog ko naman yun sa'yo, Panginoon. Hiniling ko naman yun sa'yo. At pinatupad mo, bakit nagkaganito? Bakit ako nagdadala ngayon? Bakit ako? Pinagsumikapan ko, pinagsusumakitan ko na hindi kita gamitin sa aking mga pangangailangan. Nagamitin ko ang aking pangalan at gamitin kita. Bakit sa akin naganap ito? Na ngayon, ay pinagdudusahan ko. Nananaig yaon na walang nakababatid, walang nakakakita sa pagluha ng aking mga mata. Kaya't hindi ko maramdaman ang presensya, ang lakas, kung paano ako aliwin, kung paano ako pangusapan. Subalit salamat sa Ama sa walang tigil kong pagpupuri. At nag-concentrate ako. Ang sabi ko, ayokong matalo nitong damdamin ko, Ama. Ayokong matalo nitong aking laman ng isip. Pag-usapan mo ako. Mangusap ang iyong espiritu. At ito ang kaparaanan para mag-alab na muli ako'y makaramdam ng pagnanasa ng paglilingkod na matapat, ng pagnanasa ng paglilingkod na dapat, sapagkat kung kailan ka nagpapakatotoo, hindi madama ng maraming tao. Doon ang usap ang Espiritu, Anak, ang nagpapakatotoong tulad mo'y madarama ka sa katotohan ng ginagawa mo. Subalit ang hindi nga totoo, hindi mararamdaman ang katapatan mo. Wala kang dapat ikalumbay. Doon muli nag-alab, gumalaw ang aking mga kamay at patuloy na tumaas. Sapagkat ako'y nagpupuring parang tuod. Sapagkat ako'y nananalangin parang tuod. At itaga niyo sa bato. Ganyan ang nararamdaman ng tao na wala sa Espiritu.
kaya't hindi nyo maramdaman ang katapatan ng Ama. Kaya't hindi magliwanag ang inyong isip at makaunawa sa mga mabubuting aral at salita at nag-iibang inyong damdamin sapagkat tinatalo na kayo ng isip tao. Niloloob ng Panginoon na mangyari sa akin. Kaya't ang tanong ko'y sa tuwin ay ako na lamang ginawa mong alimbawa. Iba naman. Mga lingkod mo naman. Kumuha ka naman sa kanila. Upang ang aking pagsusumakit ay gawin din nila. At huwag na lamang akong parang batingaw na nagtasalitang kalembang ng kalembang pagkatapos sila hindi makadama sa totoong ginagawa ko. Anak, kung hindi magaganap sa iyo ito, paanong patotong ako'y si Kristong sumasayo? Hindi bagat gayon ang ginawa ng tao sa akin? Hindi bagat gayon ang dinanas ko sa mga lagad ko, sa mga tagasunod? Totoo sinasabi ko, ngunit nag-alinlangan si Tomas. Totoo sinasabi ko, ngunit dinaniwala si Pedro. Totoo ako, ngunit si Pablo itinulik sa ako. Gayon, anak. Yan ang patutong ako ang nagkaloob sa iyo. Sa mga dinaranas mong kaiba, ngunit nalalabanan mo at nagiging matapang ka, hindi ikaw dahil sa akin. Kaya't huwag kang matakot ni malumbay. Sapagkat kung tunay na kilala ako ng tao, maaabot nilang matuwid. Matatanggap nilang totoo na sadyang ang lumalapit sa akin may sakripisyo, ngunit hindi ko pababayaan dahil ako'y ako. Natatawa sila, maligaya sila kapag maligaya. Ang handog ko'y nakakaligaya. Ngunit kapag sila'y sinusubukan na at pinahintulutan kong ipahiya sa tao, hindi na yaon akin ang uunahin nila, kundi ang isipan sila'y nakakahiya sa tao. Napahiya sila, kaya't ang nagahari na'y pagkatao at hindi nang sa akin, dahil napahiya sila. Anak, ako'y pinahiya ng tao sa mundo? Bilang Hesukristo, dinusta, nilapastangan. Ngunit hindi magaganap ito sa iyo, tandaan mo, sapagkat isa lamang ako. Isang anak, isang totoo, isang banal na nagkatawang tao. Subalit ang daranasin mo, yaong sa pakikipagtotoo mo ay pagtatawanan ka pa, sa pakikipagtotoo mo ay lilibakin ka pa, sa pakikipagtotoo mo'y di paniniwalaan ka, sa pakikipagtotoo mo'y huhusgaan ka pa. Subalit labanan mo lahat yan, anak. Sanlibutan niyaan. Pagkatauyaan. Paano kang masasamahan ng kapwa mo lingkod kung hindi mo sila kaisa sa damdamin? Ng mga tagasunod kung hindi kaisa mo sila sa layunin? Kaya't ang magiging kasama mo, anak, ang kaisa ko, at kaisa ko sila, at kaisa kanila. Kaya't lahat ng kaisa ko, maunawaan ka tatanggapin, anak. Hindi habag ang gagawin nila, kundi pagmamahal. Sapagkat hindi ko kailangan ang habag ng tao. Ang kailangan ko'y pagmamahal, anak. At yan din ang kailangan mo, pagmamahal, hindi habag. Sapagkat kung habag lamang at walang pagmamahal, hindi nyo magagawa, anak, ang katotohanan. Kaya't kailangang kalakip ng habag ninyo't awa, may pag-ibig din, anak. At yan ang pawang katotohanan. Sapagkat hindi lahat ng nahahabag at naaawa ay totoo. May kasamang pangungutya, may kasamang pag-alinlangan, may kasamang pagtatawa. Subalit ang may pagmamahal, anak, katapatan ang kaakibat. Kung pinag-aalinlanganin nila ang salita ko, anak, ikaw'y huwag mag-alinlangan sa akin. At sa hindi mo pag-aalinlangan, patuloy kong pakikita sa iyo ang salita ko'y totoo. Mamahal,
di pamilya rin kayo. May asawa, may mga anak, hindi lahat kayo'y dalaga o binata. Gaano kahirap ang pakibakahan mo na sa kabila ng kabutihan mong ginawa, maririnig mo pa sa mga anak mo, "Mama, ba't nangyari yun?" Lahat na lang kasi, Mama. Kala ko ba totoo sila? Bakit ganun, Mama? May mga taong ang alam lang ay kanila, pagkatapos ng kanila ay babaliwala ka. Subalit, kung kasama mo ang ama ay baliwala ka man ang kapwa mo, siyang nagpapalakas, nagpapasigla. At kung papanong totoo, tapat kang totoo sa kapwa mo, mayroon mang maging talusira sa'yo at mayroon mang maging sinungaling sa'yo, sa katapatan mong ginagawa, may ilalapat din ang ama at yan ang pawang totoo. Na kung hindi sa kaganapang yaon ay hindi ko masisilayan ang katapatan ng ama at pagiging totoo ng salita niya. Kaya't salamat, pinupuri ko pa ang ama. Kung hindi sa kanyang kaganapang pinahintulot, hindi ko makikita ang totoo sa akin. Hindi ko makikilala ang katapatan ng bawat isa. Kaya't sa bawat kaganapan may pinakikita ang ama. Sa bawat pagpapatupad niya, may pinararama siya sa'yo. Kaya't kung lahat ng mga anak niya ay makikipagtotoo, mapapatotohan ng totoo at tapat siya. Mga minamahal, sa katotohanan po bilang lingkod at naglilingkod sa hindi ko naman alam na magaganap ang kaganapang ito, nadadami, makakaabot, kung saan-saan, hindi ko naman po ito hiniling sa ama noon eh. Ngunit salamat, pinatotohanan niya sa akin ang sinabi niya, "Constancia, lumaban ka, pagtatagumpayin kita." Noong mga buwan pa lamang. Buwan pa lamang ang aking paglilingkod. Mahina pa, marupok pa. Hanggang sumapit na ang taon, marupok pa rin, mahina pa. Hindi ko hinahanapan ang ibang naglilingkod sapagkat ang katwiran ay hindi naman nagagawa yung katulad sa akin. Ako lang yun. Kaya naganap ito sa akin. Pinilit ko lang nagpakatotoo. Nagsumikap lang akong nagpakatapat. At sa tuwing nais kong bumitaw, naaalala ko ang sinabi ng Panginoon, "Huwag ka sa taong matakot at mahiya, kundi sa akin." Kaya lamang ako'y nagpatuloy na magpahangga ngayon, pinagsusumakitan, pinagsusumikapan. Subalit wala akong karapatang mangatwiran at magpaliwanag. Kaya't ang ama nang bahalang magpaliwanag at magpahayag sa akin. Kaya't salamat sa mga ginagamit niya para ako ay iyulat. Yaon ang patutoong sinabi niya sa akin, "Hindi mo kailangan, anak, ipaliwanag ang sa'yo, kundi ako ang magpapakilala sa'yo sa kapwa mo tao." Mahirap na masarap. Masarap sapagkat sa tuwing may pinagdaraanan ka, damang-dama mo ang ama. Mahirap sapagkat tunay nga palang iba ang tao sa Diyos. Ngunit pare-parehas lang po tayong nakikibaka. Pare-parehas lang po tayong lumalaban. At ang kalamangan lang ninyo, mayroon kayong madudulugan. Ako'y wala.
sarili ko. Sabi nga ni Father, buntot mo'y hila mo. Sapagkat alam ko ang ama lamang, ang tunay na nakakakilala at tunay kong sandigan at salamat sa aking mga lagad na totoo at tapat sa akin, sa mga cops na tapat at totoo sa akin. Sa mga ititin at choir, sa mga tagasunod at mga pasyente. Sa gawain ito na binalangkas binuo ng Ama. Hindi ako ang gaganti kanino man sa kanila, kundi ang Ama. Hindi ako ang magbibigay at tunay na ganti sa kanila, kundi ang Ama. Sapagkat ako'y walang maigaganti, sapagkat ako'y walang maibabahagi, kundi ang aking patuloy na pagmimiting maging totoo at magpakatapat. Yaon lamang, subalit, nagtitiwala at nananalig ako sa aking Diyos na pinaglilingkuran na hindi sa buong panahon ay ganito ako. Sapagkat ang wika nga niya, kung ang masasama ay pinagpapala niya, may pagtitiwala din akong babagoy ng takbo ng aking mga pamilya. Nananalig din ako, isa lang ang hiniling ko sa Ama, ibalik niya yung dating sa unang paglilingkod ko. Nasing kumambingi, wala akong tinatanggap. Maibalik lamang yaon, maligayang maligaya na ako. Kompleto na. Bagamat madalas sabihin sa akin ni kapatid na Marisa, ng aking mahal na mother of the house, nauna ka nang nagtanima po. Umaani ka lang ngayon. Sa aking palagay at sa aking bilang tao, hindi ako nagmamagaling. Hindi pa rin pinapalagay kong pag-aani ito. Sapagkat mas maligaya ako kung puspos na paglilingkod na di ako makatatanggap ni anuman sa tao, kundi ang Ama ang tuwirang sa pamilya ko, doon magmula ang pagkain ko. Sapagkat hindi ko ginustong maglingkod para magpayaman, hindi ko pinili ang maglingkod na ito para marinabang ako sa larangan ng pamumuhay. Hindi ko ginawang maglingkod at piniling maglingkod para matbago ang takbo ng buhay ko. Kundi ginusto ko maglingkod dahil nasiyahan ako. Tinanggap ko ang Diyos. Hindi ako natatakot na sambitin ko ito sa harapan niyo sapagkat batin niyang totoo sinasabi ko. Hindi ko siya tinanggap dahil may pangako siya. Kundi tinanggap ko dahil nakita kong natatakot ko siyang salansangin. Sapagkat sa kanya pala ang buhay at totoong siyang nagbibigay buhay. Yaon po ang dahilan kung bakit ako tumalim at sumunod. Ngunit salamat sa kanya. Lahat ng minensahe niya sa akin, di man lahat ay kinamtan ko na at napakita niya na. Subalit marami na yaon na pinatotohanan niya sa akin siyang nangusap, siyang nagpahayag. Kaya't magpahanga ngayon, patuloy ko siyang pinaglilingkuran sapagkat batid kong hindi siya sinungaling. Kung ang boses ko man po ay iniiba, hindi ibig sabihin galit ako. Wala po akong magagawa ganito lumalabas. At hindi ko naman maaring ako magbago ng boses ko. Ito lumalabas, anong magagawa ko? Ngunit hindi sa tinig dahil masasabing galit ako. Anong dapat kong ikagalit sa inyo? May dapat ba akong ikagalit sa inyo? At kahit mayroon, di ko gagawing magalit sapagkat alam kong hindi totoo yun sa Diyos. Kaya pinagsusumikapan kong huwag magkaroon ng galit ang puso ko nang dahil ayokong bumitaw sa kanya.
sapagkat kung may galit po kahit karampot lang ang puso ko na hinugasan niya at binago noon, hindi na ako maglilingkod, makikita niyo'y wala na ako. Dahil hindi ko kayang dayain ang kapwa ko, may galit pala ako, sasabihin ko'y wala. Hindi ko maaring linlangin ang kapwa ko na magsisinungaling ako sa harap niyo, magpapakitang puri akong walang galit. Hindi ko kailangan ng magmapuri. Hindi ko kailangan magkunwari sapagkat batid ko walang malilihim sa Diyos. Ultimong isang pintig ng puso ko. Kaya't di ko kailangan dayain ang kapwa ko na sabihin kong wala akong pagdaramdam, ngunit mayroon. Tinakda ng Ama na makapangusap ako ngayon. Hindi para manumbat at hindi para dumaing, kundi para maisiwalat ko ang sa akin tulad ni San Pablo. Wala ba akong karapatan na mangusap sa tao? Kaya't binigyan akong karapatan ng Ama. Nang sabi nga ng aking alagad sa ibang bansa, Apo, ipaglaban mo na hindi dapat ikaw ang mahiya sa tao, ikaw ang dapat kahiyaan. Natawa ko. Sinabi ko sa kanya, hindi. Bakit ang mga alagad na nandiyan kasama mo, ba't di nila magawa yaon? Akong nagpupuyos dito, Apo. Sana makita nila yon. Kung ang pare nga, pinaglaban ka. Kung ang pare nga, Apo, narinig ko, binasa nila. Dapat nabasa nila yon. Dapat narinig nila yon, naunawaan nila. Sila pang mga kasama mo, araw-araw ang di nila madamang katapat at katotohanan mo. Wag. Kaya ako sinabi ito ngayon. Hiniling ko sa Ama, loobin niya. Kung pahintulot mo at hindi ako magkakasala, Panginoon, gawin mo. Ngunit kung magkakasala ako, wag mo pong ibigkas. At niloob niya. Ang sagot ko ay ito. Hindi ko kailangang sabihin yon. At di ko na kailangang ipaglaban pang maging matapang ako. Hindi na nga ako nagtatapang, sinasabi pang matapang ako eh. Dahil sa tinig ko, dahil sa boses ko, galit daw ako. Anong magagawa ko? Ganito ang boses na nilalabas sa akin. Anong magagawa ko? Palitan niyo boses ko, baka kaya ninyo. Ngunit ito binigay ng Diyos sa akin. Kapag ako'y nangungusap dito sa harapan, anong magagawa ko? Sadyang ganyan. Hindi bagat ang mga naging kasamahan ni Kristo siyang nagkanulo sa kanya? Katakata ka ba? Kung mismo kaharap mo mga nakakasama mo'y iba ang dinadama? Iba ang nasa isip at damdamin? Ngunit lahat naman ang nagkanulo kay Kristo may pinagdaanan din. Kaya't yaon ang pag-asa ko. Yaon ang aking pag-asa. Magdala ang may dala. Ngunit ang wala'y mag-anan. Buhay ba nga, Ma? Kaya't patag kang matutulog at patag kang matutulog ng matutulog kung gusto kang patulogin. Ngunit kapag ikay ginising, ilan mang oras ang tulog mo'y palalakasin ka pa rin. Sapagkat patotoong siyang pinaglilingkuran mo. Ano ba kung ayawan ka ng kapwa mo? Ano ba kung hatulan ka nila? Ano ba kung paratangan ka? Hindi naman nakadudurog yun. Ngunit mas nakakatakot kung nakapagsasalita ka ng di totoo pagkatapos ay hatulan ka ng Ama. Yaon ang nakakatakot. Kaya't ang hiling ko sa Kanya,
Ama, isadsad mo ako. Manghinayang ka, Constancia, sa maraming nangangailangang padadala ko. Ngunit huwag mong pagmasdan ang iilan na pinasasakita ng damdamin mo. Akong taga-aliw mo. Sapat na po yaon na tinura ng Espiritu sa akin para ako'y pumanatay. Sapagkat siya ang aking pinaglilingkuran at di kayo. Pahatid kayo sa akin para paglingkuran ko, para makinabang sa kaloob niyang ito na binigay ng libre, pamahagi ng libre, subalit libre mang pinamamahagi, hindi ko dinanas ang gutumin ako. Ipinagyayabang ko't pangangalandakan kahit saan ang Diyos ang lumilingap sa akin at sa aking pamilya. Kaya't kung may ginamit man siya sa akin at bukal ang kalooban, siya ang gaganting magpapala sa kanila. Subalit sa mga hindi, hindi ko nakasalanan kung walang iganti siya. Sapagkat siya nang sinabi niya sa akin, ang bukal ang kalooban, may ganti siya. Subalit ang nagpakitang purit nagmamagaling, huwag maghintay sa akin. Hindi ko po kasalanan yon. Wala akong kasalanan sa gayong pananalita, sapagkat hindi ko katang-isip ito. Kaya buksan niyo sa banal na aklat, mababasa niyo rin yaon ang mga tapat na lingkod kung paano tinulungan at sinong dumamay sa kanila. Huwag nang ilayo sa panahon ng Kristo ang mga tapat na naglingkod at nasiyahan, binenta ang ari-arian nila at pinaglagom-lagom. Doon hindi siya nagkulang kahit kaunti. Kaya't napapatotohanan ng Ama, sa oras ng kagipitan at sa oras ng pangangailangan, dumarating ang saklolo. Hindi ako nang hihingi ni minsan. Subalit, hindi ako pinabayaan ng Ama. Mula noong unang araw ko, magpahanggang ngayon, at nagtitiwala ako sa buong panahong buhay ako. Ang hiling ko lang sa Kanya, huwag akong magkasala. Sa Kanya, upang di ako makabitaw. Kaya, ipanalangin niyo ang lahat ng lingkod. Kasama na po ako bilang tao. Kung may ginagawa mang lihim ang kapwa ko sa akin, ako rin may ginagawang lihim na walang nakababatid, kundi Ama. Kahit asawa ko at mga anak, walang nakakaalam. Maliban siya lamang. Kaya't alam ko kung anong ginagawa ko. Magaganap din ito. May ganti sa akin ang Ama. Ngunit nakakatakot kung masama ang ginawa ko pagkatapos ako'y usigin ang budhi ko dahil may takda ang pagpaparusa. Hindi po ako banal. Hindi ako banal. Subalit pinagsusumikapan ko nang atas sa akito pa rin ko ang layo ng Ama'y galak kong masundon at masundan si Kristo. Matanggap man at hindi, maging labag man sa kalooban ng makarinig at ng tumanggap at hindi, patag lamang ang damdamin ko. Wala akong dapat suritin ang budhi, sapagkat hindi ko binaluktot ang katwiran ng Ama at hindi ko nilinlang ang salita niya at lalong hindi ko binabaluktot ang matwid ko. At lalong hindi ko dinidiretso ang matwid ko, kundi ang Ama nakababatid ng aking katwiran. Kaya sa inyo pong lahat, naway makinabang kayo. Ang hindi inaasahan kong misa'y nakakamtan, subalit kung ano yung inaasahan mo'y hindi dumaratal, subalit isang araw ang Ama
dahil sa pagsisikap at pagsusumakit mo sa katapatan mo. Sa tuwi na isambit niya ay, siya ay masurpresa. Kaya't doon ako nananalig nagtitiwala sapagkat siya ay mahiwagang Diyos na aking pinaglilingkuran. Naway kayo rin magtiwalang ganap sa kanyang hiwaga, sa kanyang himala, upang hindi masayang ang sa inyo'y pagparito. Mahal na mahal tayo ng Ama. Bagamat ako bilang tao, hindi ko masigurado kung natutularan ko ang pagmamahal niyang iyon. Ngunit pinagsusumikapan ko po na matularan ko. Kaya't lahat ng nagkasala sa akin, napatawad ko silang lahat. Sapagkat ako rin, di ko alam kung ako'y walang kasalanan. Kaya't patuloy din akong humihingi sa Ama ng pagpapatawad, baka sa hindi ko namamalayan, ako rin ay nagkakasala sa Kanya. Kaya hindi ko pagmamasdang matuwid ako. Magaling ako. Sapagkat walang tunay na matuwid at magaling, kundi ang Ama at ang Kristo. Sa inyo pong lahat, magandang umaga. Sa mga pinagdaraanan, tanging Ama lamang ang nakaalam ng kalahat-lahatan. Galit po ba kayo? Masaya po ba kayo? Parang nakakatulig ang katahimikan. Pwede palang manahimik. Ano po? Sana sa tuwi na'y ganito katahimik, ano? Alam niyo po, ayaw ng Diyos ang magulo. Kaya maliwanag niya pong sinasabi sa akin, anak, hindi ako nananahan sa kaguluhan. Kaya't hindi siya nananahan sa palengke, sa mall, sa mga sirkus, sa panoorin. Ang isip mo, nakatuon doon, tapos nasa iyo ang Diyos? Kasinungalingan niya on. Kaya kapag mahilig ka sa mga ganon, 2% lang ang nasa puso mo'y Diyos. Paglabas mo, siguro, nasa ambit mo, ay, Diyos ko, nangangailangan na naman akong pera kasi tinapon mo. Namili ka. Nam-mall ka. Namalengke ka. Nag-sirkus ka. Nanood ka ng sirkus, nanood ka ng sine, nanood ka ng ganon at ganyan. Kaya kailangan mo na naman pera. Eh, hindi ka naman mayaman. Sa mayaman, hindi nararamdaman yun. Maliban, katulad ni Job, ng mga kayamanan ng mga anak niya, isa-isang nawala sa loob na isang linggo, wala lahat ang yaman. May katakataka ba sa Ama? Kaya huwag ninyong pakamahalin ang kayamanan niyo. Katulad ni Job, isang iglap lamang na wala lahat ang kayamanan niya at mga anak niya. Subalit, ang kayamanan na tinanggap niya sa Ama ay hindi nawala. Kaya naibalik muli ang mga nawala sa Kanya. Yan lamang ang huwag mawala sa inyo. Ang pananalig, pananampalataya at pag-asa sa Ama, ang anumang nawala sa inyo ay maaring ibalik niya. Kaya lamang, ang tao sasabihin mananampalataya at nananampalataya, subalit natitigatig, nag-aalala. Kaya, maraming nagdurusa. Buhay ba ang Ama? Mula kay Lucas. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom. Nag-aasawa hanggang sa araw nang sumakay si Noe sa daong. Subalit dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din naman,
noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupri at natupok silang lahat. Gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Sapagkat walang makapagliligtas ng ganang kanyang sarili. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking nantutulog sa isang higaan sa gabing iyon, kukunin ang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Yan ang pawang katotohanan. Kung saan naroon ang mga patay sa pananampalataya, naroon ang pagkain ni buitre. Naroon na patuloy humihina ang pananalig at pananampalataya sapagkat patay sila. Yaon, hambing sa ibon, patay na isda, tuka-tukain. Patay na hayop, tuka-tukain. Yun yung buitre. Yan ang mga patay ang pananampalataya. Nakukuha ang kanilang pagtitiwala sa Ama. Kaya ang sino mang nagnanasa na maligtas ang kanyang sarili sa hirap, sa sakit, sa pagdurusa, na wala naman siyang pagtitiwala sa Ama, siyang nawawalan. Tingnan mo si Lot. Nililigtas niyang pilit ang kanyang sarili. Tingnan mo yung asawa niya. Nang dahil sa walang paniniwala, anong nangyari? Mamahal, gayon ang taong walang pagtitiwala. Habang nililigtas niya at minimithi niyang maligtas ang kanyang sarili, kung saan-saan siya punutungo. Lalong nawawalan nang dahil hindi siya kontento at hindi siya nasisiyahan sa iisa. Hindi siya nasisiyahan sa Diyos niya. Kung nakilala mo bang lubos ang Diyos mo, kung tinanggap mo bang ganap ang Diyos mo, kung siya ba'y tinanggap mo sa puso mo, hindi ba't masisiyahan ka sa gawa niya sa'yo? Hindi ba't malulubos ang paniniwala at pagtitiwala mo? Yamang sinasabi mong naramdaman mo siya, nakilala mo siya at sinabuhay mo siya. Kaya't sino man ang kapwa mo, hindi ka magpapatangay. Sapagkat alam mo, ang tagapagligtas mo at magbibigay buhay sa'yo ay walang dilit iba ang Diyos na tinanggap at kinilala ng puso mo, na dinama mo at tinatak mo na siya sa iyo. Yaon ang ibig ituran ng Ama sa inyo. Kung tunay ang pananalig niyo at pananampalataya sa Kanya, huwag mamatay ang pag-asa niyo. Sa gayon, patuloy niyang ipagkakaloob sa inyo ang ikasisiya, ikagagala, ikasisigla, ikalalakas ng inyong katawan at ng inyong galak. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mga mahal, ang tunay na nakakaabot at nakakaunawa sa larangan ng kabanalan mawawawa ng aking tinuran. Ang tunay na nakakakilala sa Ama, tumatanggap sa Kanyang matuwid at katotohanan, mararamdaman ang aking katapatan
bilang espiritong di nyo nasisilayan. Subalit, ang lumilipad ang isip, ang nagmamangmangan na tinanggap ay ama, ngunit sa puso'y di palubos, walang madaramang ganap sila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Tandaan ninyo, ang gawain ito'y hambing kay Noe. Ang makikinig at patuloy na susunod sa kalooban ng Ama, maliligtas niya. Subalit, ang nagmamahal sa kanyang sarili at patuloy na pinahalagaan ang kanyang sarili, siyang nawawalan. Paano mong masasabing mahalaga ang Ama sa'yo kung pinahalagaan mo ang sarili mo para pagtawanan kay huwag na lang? Kaya't nang dahil sa pagtanggap mo sa Kanya, kinilala mong lubos siya, nakamtan mo ang marapat, tinanggap mo ang dapat, nasyahan kang ganap, napakita niya ang kahiwagaan niya, ang kadakilaan niya, ang mga himala niya, na sa isang iglap may magagawa siya. Gayon ang Ama. Kaya't kung hindi mo kamtin ang paghahalaga at kung wala sa puso mo siya, sumasama ang mabuting salita na pasasama ang mabuting salita na dapat ay ninanam na matinuunawa at dapat ay sinasabuhay. Kaya't mapapalad ang nakaunawa, nakatanggap at numamnam na lasahan ang tamis na dulot ng amang mahal. Nekaramaneyahanam. 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 Pawang katotohanan ang sa iyo'y tinuran. Sadyang ang mahirap iangkop ang sa iyo'y kabanalan. Lalo't higit sa mga nagugumon sa sanlibutan at naaliw nalilibang sa gawang pangkatupaan. Kalupaang ninanasa na kanilang tatalikdat iiwanan at di ka matutunguhan. O aking Ama, ikaw na rin ang nagturan. Mahalaga ang lahat sa lupa, kaya tigibin mo sila ng galak at aliwin at ganap silang makaunawa. Yamang patuloy mong hinahanap ang sa iyo, matatakan mong lubos-lubusan at makilalang lubos ang para sa kanila na kaligtasan, hindi nang para sa kalugutuman na paglisya sa gutom ng tiyan. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kaya ayon sa awit, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ni Yahweh ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang gawain ng matuwid na mumuhay silang ganap. Sa danang Panginoon, doon sila lumalakad. Ibinibigay mo sa amin yung iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ang buong lugod. Gayon ako umaasa, umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Kung ang buong kautusan ay maiangat kong susundin, karangalan ang sarili kung gayon ang aking gawin. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iwanan. Huwag mo akong
lilisanin. Paano ba ingatan maging wagas yaong buhay? Yaong buhay na binata sa kanyang kabataan. Ang tugon ay sumunod siya sa banal mong kautusan. Pawang katotohanan, batid ng ama, mahirap itong tuparin ng mga anak niya sa kalupaan. Kaya't hayagan at tuwirang binaba niya espiritong banal. Kaya't kung papaano ang dinasisilayan ay tatanggapin ng sinuman, yaong tunay na magpapagalak, magpapasiglat, magpapaalab ng kanilang pananalig at sama ay tatanggap. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong ganap. At siya karamalayana, nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya't ayon kay Juan, mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulang propeta sapagkat ang Espiritong sasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga sanlibutan. Sila'y sa sanlibutan kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit kayo'y sa Diyos, ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. At ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguy niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayong inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakilang pag-ibig ng Diyos, dapat din nating gawin ang mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ang pinakamahigpit na dapat kamtin at maunawaan ng puso ng tao. Sapagkat sa pag-ibig na yaon, tapos na lahat. Matatapos lahat. Ang alitan, hidwaan, sigalutan, siraan, bintangan, husgahan, pagpaparatang, at usaping walang kabuluhan. Kaya't ang magaganap, magkakaisa, magkakaunawaan, magdadamayan, magbibigayan, sapagkat may pagmamahalan, wala nang galit ang sinuman. Tao, yan ang pawang katotohanan. At hindi mo ito lubos na kakantin sa puso mo kung hindi mo paganap na naisuko ang pagpapatawad. Kaya't mapapalad ang lubos na tinanggap ay pagmamahal. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal.
Nekaramanayahanam. 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 Kapag nasa patay kayo, dumadalaw kayo sa patay, hindi naman ninyo maililigtas na iyon. Kahit ilang panalangin ang gawin. May nakapagliligtas po ba sa patay? Kayo po, nakapagliligtas po ba ng ang panalangin sa patay? Wala na. Kaya kapag kayo naroroon, huwag kayo natatakot. Bagkus sabihin mo sa sarili mo, nauna ka lang sa akin. Hindi ko alam kung kailan ako, kaya dapat akong magbago. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Para sa gayon, kung siya ay namatay na hindi nakapagpatawad at hindi nagbago, ikaw na nasa kanya ngayon na nakikiramay ay pumaroon sa ama. Buhay ba ang ama? Sapagkat may pagkakataon ka pa dahil buhay ka na nasa harapan niyang patay. Yan ang patotoo. Siya hindi na maaaring mabuhay ang pananalig at pananampalataya, ay kayo maaari pa. Kaya buhayin mo ang disperensya mo nang mabuhay ang espiritu ng ama sa iyo. Buhay ba ang ama? Kaya mapapalad ang patuloy na nagsasabi sa ama ay sukong-suko siya at ang tiwala niya ay buo na buo sa puso niya. Tatandaan po ninyo, gaano man ang inyong mga karamdaman na napagaling, darating at darating ang takda na kung hindi na kayo pagagalingin, saan man kayo magtungo, wala na kayong kakamtin na kagalingan. Kaya't ang pinakamabuting makamtan ninyo sa buhay nyo, ang napagaling ang inyong kaluluwa. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Baka winig ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di tingin kayo ng ama. Alam kong di ako sa inyo may nakalang, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Baka winig ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakala, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin. Ate, tanggapin, alam mo man, magagawa, baka mabasa,
ang ama. Matigas si Ben, makakabasa. Alam kong may magagawa ang ama. Baka hindi kanya manapin ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakala. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, parte-parte, manali, umangkin at tanggapin. Kumpay, parte-parte. Alam kong may, teka po, magagawa ang ama. Parte-parte. Alam kong may, parte-parte, magagawa ang ama. Parte-parte, baka wini ka niya. Bawat araw, ako sa inyo may nakala. Mayroong maganda mangyayari sa inyo, aking mga. O diba, dahil natama na minamahal. Mayroong umangkin at tanggapin. Purihin ang ama. Pagkatapos, pagtuyo na yan, yung pampaputi naman, ano, pampakinis. Dito, purihin ang ama. Buhay na buhay ang ama. Yan, tuyo na. Ito na lang, tsaka yun. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kumusta ka na? Ala, kumusta ka na? Aba, mapalad ka. Buti na lang nakaalala. Isa pala siyang ketungin, nakaalalang bumalik. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kumusta na po kayo? Kumusta na po kayo? Alam niyo po, kahit anong karamdaman niyo, gusto ko kayo'y gumaling lahat eh. Kaya tulungan niyo ako, manalig kayo sa Panginoon, sama-samang panalangin, na ituro niya ang paraan kung paano kayo magsisigaling. Ano po? At yung pamamaraan naman na yun ay tinuturo ang kinininyong maging kagalingan niyo. Eh ngayon po, kung hindi kayo talagang naniniwala at nagtitiwala na gagaling kayo dito, humanap kayo ng iba dahil gusto ko'y gumaling kayo. Buhay ba nga, ma? Ano po? Halimbawa, yung mata ninyo ay hindi mapagaling-galing dito. Abay, humanap kayo ng makapagpapagaling sa mata nyo. Kaya lang, nawa na itanim na ni Kristo sa puso nyo ang pananalig. Buhay ba nga, ma? Nawa na itanim na ni Kristo sa inyong pananampalataya. Subalit sa katotohanan lang po, may pasubali. Alam niyo po, hindi naman ako maglilingkod sa Panginoon kung wala siyang pinakitang hiwaga sa akin eh. Ang apo ko, mula pagkasilang at sabi niya, magno-normal ang kanyang pagdumi pagdating ng 8 taon. Binata ko yun, 8 taon. Kay hirap, ang apo ko, dumating ang 8 taon, hindi pa rin gumaling ang pagdumi. Nakadiaper pa siya, magsisiyam na taon na. Pinagtatawanan, umiiyak, galing sa school, hindi kumikibo,
Iiyak, gaano kasakit? Bilang apo, gaano kasakit po? Subalit nilaban ko at pinaglaban ko ang pananalig ko. Nasabi ko sa ama, bagamat hindi pa nagaganap ang sinabi mo, nananalig akong palalayain mo ang apo ko. Ayaw kong masubukan mo ako, ama. Ayaw ko pong masubukan mo ako. Subalit kung sa ibang paraan ay ibibigay mo, ituro mo po sa akin kung saan ko siya dadalhin. Wala siyang tinuturo sa akin. Alam niyo po ba, isang buwan bago magsiyam na taon siya, ang sabi niya sa akin, Mama, may surpresa ako sa iyo. Ano yun? Di na ako nagpapampers eh, di na ako nagdadaya. Pero, ha? Talaga? Di mo alam? Sabi niya sa akin. Ay, talaga? Kailan pa? Matagal na kaya? Kasi hindi mo ako, kasi po ayoko na siyang inahaplos. Maliban, lalapit siya sa akin, Mama, hindi ako matae, masakit. Bukol-bukol. Puro panalangin po ang ginawa ko. Puro pagtitiwala, paniniklohod sa ama. Nasabi ko, pinagaling mo ang iba. Nawala akong alam kung anong sakit nila. Pinababatid mo, tinuturo mo. Ayoko magtalusira sa'yo. Alam ko, ibibigay mo rin to sa akin. Buhay po ang Diyos. Normal na pagdube. Bago siya pumasok, pagising niya sa umaga, dutumi na. At pagdating niya, kaano po kahirap ang binata. Pinamamahuan ng apo ko, kabaho daw. Pagugasan mo siya mabaho. Kung sa dating buhay ko, siguro po putol-putol na bitukan ng apo ko. Sapagkat siya'y sinilang na premature. Ngunit salamat sa ama. Yun po ang naging ano ng pagka-premature niya. Pinagtiwalaan ko lahat ang sinabi sa akin ng Diyos, bagamat hindi ko agad nakita ang kanyang paglaya. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo para kayo'y akitin ko. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo para inganyahin ko, para mangumersal ako sa Diyos. Kundi sinasabi ko po ito para mapagtiwala nyo ang Diyos, huwag ako. Ang Diyos, huwag ako. Sapagkat ako'y walang nagawa pa sa inyo at wala akong magagawa sa inyo. Ngunit ang Diyos may nagagawa po sa akin at may magagawa sa inyo. Isa lamang ang hiniling ko sa Ama, na walang kamalayan ang anak ko. Panginoon, bago pa lang po ako noon. Ang sabi ko, pinahiram mo siya sa akin. Sabi mo, ibubuhayin siya. 50-50 siya sa incubator. Sabi mo, ilabas ko na ikapitong araw. Pinagtiwalaan kita na buhay ang apo ko. Kung paano mo siya binuhay at pinahiram, alam ko po ibibigay mo rin ngayon. Ikalawang linggo po ngayon, nakaraang linggo. Umuwi siya, sinundo lang, napakataas ng lagnat. Sabado yaon. Awebes. A Miyerkules po, may gawain gabi. Hindi na naman siya nakapasok. Mga nakaraan. Nakaraan po yun, no, isang nakaraan pala. Bago po mag-anniversary. Ngayon, ano ba gusto mong inumin? Tara, padodoktor kita. Ayoko, mama, ayoko. Maniwala po kayo sa hindi. Ano mang uri ng panggamot sa lagnat? Walang ininom. Tubig, dahon pampaligo. Maling. Nung nakaraang linggo po, sinundo siya. Noon pala siya sinundo. Ito po'y nalikpo sa akin.
taas ang lagnat. Mga renta. Pulang-pula. Sabi ko, apo, bakit? Sabi ko, mama eh, nasa school lang po ako, bigla na lang po akong minute. O, sige ka ako. Anong gusto mong gawin natin? Painumin kita ng gamot? Hindi po. O, sige, manalig ka ha. Sinuklob ko po sa kanya yung pinaghubaran ko. Binigay ko sa kanya, sige, ito'y kumot mo ha. Pagdating po ng alas tres, na ako'y aakyat doon sa may tulay para manalangin, magpuri. Sabi ng Espiritu, pagdala ko siya ng isang basong tubig at ipalago ko. Pinainom ko po sa apo ko. Manalig ka apo, pagising mo'y wala ka ng lagnat. Purihin po ang ama. Doon sa mga kaganapang yaon, doon ko po napapatunayang Diyos ay buhay. At kung hindi siya buhay, muwi na po kayong lahat at ayoko nang maglingkod bukas. Pero anong magagawa ko kung hindi kayo pinagbibigyan? Anong magagawa ko kung di nagaganap yaon sa inyo? Tanungin niyo po sarili niyo, bakit? Subalit kung lahat lamang ng pinagaling ng Diyos sa dakong ito ay matututong magbalik, tulad ng binahagi ng aking mahal na kapatid, at matututong magpasalamat sa Kanya, eh hindi na po kasya. Sa bawat araw, may pinagagaling siya. Kahit hindi sabihin sa akin, may pinagagaling siya. Kahit hindi umamin sa akin ang pasyente. Ngunit hindi ko kailangan mangumersyal. Hindi naman po ito produkto. Ang mahalaga kayo ang magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos, huwag sa akin. Kaya lamang po, kung ako'y pinagtitiwalaan yung ginagamit ng Diyos, eh siguradong dapat maniwala rin kayo sa akin. Dahil kung hindi, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano dapat. Dahil hindi niya sasabihin sa akin. Kaya may pagkakataong pagminsan eh, may tatanong, hindi sinasabi sa akin, bakit po? Kaya nake, kahit sabihin ko naman sa iyo, hindi pa rin niya tusundin at may pupunta ang iba. Pagkatapos sasabihin eh, hindi ako gumaling doon, kaya po kunching. Pagkatapos ng mga pagkakaganap na pinagaling na ilang beses, sasabihin hindi gumaling dito. Ganun naman ang tao eh. Pero hindi po masakit sa akin yun. Tanggap ko po lahat yun. Dahil hindi ako ang nagpapagaling. Dahil totoong hindi ako ang nagpagaling. Kaya ano man ang sabihin nilang, hindi ako gumaling kaya po kunching. Eh ano, talagang hindi po ako nakapagpagaling ni minsan. Wala pa akong pinagaling. Kaya tanggap ko po yun. Hindi ako nagagalit, hindi ako nagdaramdam, masaya ako. Dahil sadyang hindi ako nakapagpagaling. Buhay ba, Ama? Kaya ikaw, kapag niloob na ng Amang pinalaya ka na, naway huwag kang matulad sa siyam na ketongin. Nang magkita nga kami, noong mas malala pa sa'yo, kilala nila yon, nakita nila yon. Buti ikaw, hindi ka pinandidirihan at kahit dito hindi ko naamoy. O inalis sa akin ang amoy. Iyon, pumapasok pa lang doon sa pintuan na yon. Kahit saan siya magdaang pintuan, nakaganyan ang mga tao. Subalit, ni walang bakas ni isang peklat. Kung wala naman pong binabahagi sa akin, hindi ko naman maibabalik din sa inyo. Hindi ibig sabihin binahagi ito'y pinagyabang, kundi para lumalim ang inyong pananalig sa Diyos. O ikaw, ano pa ba ang buhay na patutuo? Dinalaw kita, di ka nakakaupo ng ganito. Ang sabi mo, pagka magagalit kay Konching, ano? Binabahagi ko lang, babalik ko lang.
Ang sabi mo, ako po eh kay nagne-nervyos. Mauna pa ako mamatay sa anak ko. Pag sinusumpong po eh kay, ako pa naunang naninigas. Sapagkat nakaupo, hindi mapatag. Babagsak. Ikaw nagsabing pinainom po namin ng gamot, ayaw niya. Galit na nga po kami sa kanya, ayaw pa rin inumin. Ba't hindi mo iniinom? Sagot naman sa kanya ni Apo Kunching. Ayaw ko po talaga. Bulol pa. Pero purihin ang ama. Paano naman sasabihin ngayon sa gamot gumagaling ang tao? Painumin siya pinipilit. Napilit nga siya. Wala namang nangyari. Kaya sabi niya, hindi ko naman po nararamdaman ng kagalingan. Kasi po eka, bubulol-bulol. Iniinom ko po eka, lalo lang sumasakit ang ulo ko. Hindi po ito paninira. Uminom kayo ng gamot, hindi bawal. Magpa-doktor kayo't magpa-hospital, hindi bawal. Ang sinasabi sa inyo na dapat niyong maitanim sa utak niyo, hindi ang anumang uri ang nakapagpapagaling. Gamot, dialysis, chemotherapy, radiation, cobalt. Kung di loloobin ng ama, lahat na yan, walang gagaling. Kaya lamang gumagaling, hindi patakdang mamatay. Kaya't ibinibigay ang pamamaraan para kamtin ang kagalingan. Kung saan ang pananalig ninyo, doon binibigay. Ang pananalig mo'y pag na-dialysis kay, bahahaba pa buhay mo, edi maganda. Umaba ang buhay mo, sige. Lahat kayo gusto ko umaba ang buhay. Wala akong gustong mamatay, sabi ng ama. Kaya lamang mga anak, tanda ninyo, kung paanong may takda ang pagsilang nyo, may takda ang kamatayan nyo. Kaya huwag nyong ikasama na loob kapag dumaratal yaon. Kaso ayaw nyong tanggapin. Kaya nakamatay sa inyo ay takot, galit, hinanakit, hindi ang pagtanggap. Buhay bang ama! Buhay bang ama! Kaya mapapalad yung mga tumanggap. Mapapalad ang tumanggap o ito. Oh. Ba't ikaw, katabi mo yung na-opera. Ba't ikaw di ka na-opera? Ba't nawala bukol mo? Yan ang patotoo sa inyo. Siya, na-opera. Pero natatakot hanggang ngayon. Ay, di totoo yun. Pero ito, oh, hindi na-opera. Ba't nawala? Saan nagpunta? Ganyan hiwagang ginagawa ng ama. At hindi lahat kayo'y magtatamasa sa gawa niya. Tandaan ninyo, hindi kayong lahat ay tatanggap ng mahiwagang gawa niya. Sinabi yan sa akin. Kaya't mapapalad ang nakatanggap, nagising nawa at nagliwanag. Makilala ang ama. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Sapagkat patotoo, siya'y Diyos na buhay. Ilang taon nang ikay operahan, kay ganda mo, kumibit ka. Dahil nang inopera kay, kumibit ang mukha mo. Bakit umulit? Kinemo ka? Hindi. Ba't siya namatay? Bakit hindi siya patay? Bakit sabi sa kanya pag di nagpakemo'y mamamatay? Ilang taon ka na? Pagka-opera. Ilang taon? Ilang taon ka na ngayon? 49. Ilang taon ka na in-opera? Ten years! Buhay ka pa? Buhay ba, mama? Oh,
narinig mo yon? Kung hindi ka pakikemo, mamamatay ka, Eka. Eh, ba't hanggang ngayon buhay? Nakakatuwa kayo, tao. Si Kunching walang batid. Si Constancia walang kaalam-alam. Subalit akin lamang pinasisilay sa inyo ito upang inyong pagtiwalaan ang di nyo nakikita. Kung puro takot ang maghahari sa isip at puso ninyo, namamatay kayo sa takot nyo, hindi sa sakit nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya tao, buhayin ninyo ang pagtitiwala nyo. Buhayin nyo ang paniniwala nyo sa isip, sa puso, sa buo nyo pagkatao. Pumunta kayo sa mga nag-aral. Pumunta kayo kung saan nyo gusto. Subalit tatanda ninyo, ipagtiwala nyo sa bumubuhay sa inyo, huwag sa kapwa-tao. Sapagkat ginamit ng Ama, instrumento ang tao. Subalit pakatandaan nyo, hindi lahat ng ginawa ng tao ay tagumpay. Patutuo lamang na hindi ang tao ang gumagamot. Kundi kung hindi ka pagagalingin, di ba ang kapatid mo? Namatay. Ba't walang nagawa? Patutuo lamang, si Kunching walang alam. Ngunit dahil walang malilihim, batid ko yan. Kay lakas. Tunay na kay lakas. Bakit nang unang gamutin? Pagda kay nawala. Tao, magpasalamat kayo sa karamdaman nyo kung napagaling pa kayo. Kahit sa ang pamamaraan, kahit sa kapwa nyo tao, kahit sino pa. Sapagkat ibig sabihin lamang, mahal kayo ng Amang may pamamaraan pa. Ang nais niya, makilala niyo siya sa mga naganap sa buhay niyo. Hindi kaya kayo gumaling ay magaling ang nanggamot sa inyo. Kaya kayo gumaling, magaling ang Ama. Kaya huwag niyo sabing magaling. Ang Ama ang pinakamagaling. Kaya't kung ang kagalingan niya ay kakamti ninyo, gagamit siya ng paraan para sa inyo kahit sinong kapwa niyong marapat gawin para kayo'y mabuhay. Kaya't sa inyong lahat, matigib kayo ng pangunawa at galak. O bakit ang asawa mo? Maraming inubos. Ba't namatay? Yaon ang patuto, kaya't natanggap mo. Naway makuha nilang lahat ang katwiran mo, sapagkat yan ang totoong totoo. Lahat ay pahiram sa ibabaw ng mundong ito. Pagharian kayo. Nekkaramenayahanam. Hanapin niyo ang kaparaanan. Maghanap kayo ng pamamaraan kung paano kayo gagaling at mabubuhay. Subalit huwag niyong tatalikdan at kalilimutan ang bumubuhay kaninuman. Yaon ay walang hanggan, namang walang kapatay. Nekkaramenayahanam. Yamang nasambit ko namang marapat sa kanila sa paggamit mo sa katauhang binahaginan mo. Mawawanawa ng may pangunawa ang mahaksalitang ito. Sa gayon, mabubuksan ang kanilang diwa at doon ay tatanggap ang puso nilang tulog at patay. Sa gayon, madarama nilang ikay buhay at tuwirang buhay na di mamamatay. Nekkaramenayahanam.
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Oh, kumusta na kayo? Buhay ba ang Diyos? Patay ba ang Diyos? Buhay ang Diyos, kaya lamang ang patay ang... Sa inyo pong lahat, nawa ay pagharian kayong ganap ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kumusta na ka? Aro, Kenny, bala ko na kami balik ne. Palabas na niye po, palabas na niye. Eh siya po kung din pagka nagkakapampangan, balid-balid na eh. Pero pa-chebe ni na, nakang, matakeni. O, may nano na kakanyan. Kapi lang kami. Na? Ito ang mintak niya, Mary Lord. Burira ko pa po nga kagi. Ay, salamat. Ay, pa po, Ken. Kapi lang kami balik ka rin. Ay, pa po, burira po rin nga na, may balik na ako. Hanggang, ay, pa po, balo, limitak rin may regresyon. Na? Burira ko pa po nga kagi. Ay, da. Parang bulan mo po. O, linyek pa po, may kaganap niya po, kapanalagang nga pong din, o. Bahala pong bengi. Panalangin ko, sana po rin hanggang nuluan niyo. At inlangan pong kapatawaran, nga pong din, o. Ay, da, kalasalamat. Iyan pong panalangin ko. Da, kalasalamat. Sana makinabang lang naman katulad ka. Lupa mo, ne. O, po. Iyan pong kanakong, iyan po nandin, bisag sana ang tipo. Ay, Oteya Pepetik do. Eh, kung paliwanag ko sana kanina po, daw, gusto niya sana tumayo. Patawaran o nga, sana po ni nga pong Gino, kumayat ng tanganggang. Wow. Kanandaman na. Ito. Yaku po ang kita yung kaya doon ang po. De, tanganggang, yung hanggang lahat ay ni po niya pong konsing, ang Manolo. Sana po bigyan ng Panginoon ng paggagaling. Patawaran sana po ang pagkakasala nila. Dahil tayo po, nagkakasala tayong lahat, kundi tayo magsisi sa nagawa natin, hindi natin masasabi. Ano po? Eh, hindi po, may taong ayaw tanggapin may kasalanan eh. Ay, nga po eh. Kaya po, iniingi ko sa Panginoon Diyos, patawaran o nga po. Oh, patawaran. Hanggang inuloy po, patawaran o nga. Salamat. Ito na po, kareta. Salamat, salamat. Nga po, ngayon eh, nabi niyo po, bali yung po ako po, sen. Kung may gondakin mo. Wow. Alam kong nasa masantol pampanggat kami sa tayo. Tapuan mo rin. Next, gondakin mo. Okay. Sige po. Purihin ang... Sa lahat pong iniipon niya pong konsing, iniingi ko po, magaling silang lahat, pero bagong lahat, humingi muna tayo kapatawaran sa Panginoon Diyos para humaling tayo. Ako po, napanaginip ko lang yun. Nasa state po ako. Sa panaginip ko po, hindi ko po nakita. Hindi po lang po ang likod ko, gumaling ako. Kaya ngayon, sabi ko po sa anak ko, marami ka kaya. Uwi ako sa Pilipinas, naka-wheelchair po ako, sinalubo ako. Kaya, ngayon po natin po ako. Ako doon. Hindi tayong kapatawaran sa Panginoon. Hindi po natin.
polbularyo. Sige po. Sa mga tao. Ayun po. Panginoon po tumutulong. Kasi po, kung hindi naman tayo ang Panginoon, siya po, kayo po ang naging instrumento ng Panginoon. Kaya po ngayon, marami na pong hindi po ninyo para sa Panginoon. Sana po lahat tayo humingi sa Panginoon na lahat ng hindi po niya pong bosing bumalik sa, dahil sa Panginoon. Siya po yung naging instrumento ng Panginoon. Marami salamat. Purihin po ang Ama. Hindi po kita napasin agad eh. Ano eh, sige po. Kaya kanina po, sana po nandiyan pa. Tikdo. Ibig sabihin, sana daw kanina nandiyan pa tikdo ko eh. Dapat daw kanina tatayo siya. Tikdo, para paliwanag niya. Eh, hindi binigyan ng pagkakataon. Hindi po, kaya palagi kong inaano dahil yung kagabing narandaman ko, ay naalis sa isip ko, kahit talagang kung kayo ang nasa isip ko talaga. Sige po, purihin ang Ama. Nawa, yung naramdaman niya ay maramdaman niyo po, no? Para nang sa gayon ay kayo ay magsigaling. O, sige po. Salamat po sa Panginoon. Nasiyahan. Ayaw gumigil. O, ayan. Ayaw pa pong tumigil. Nulo gamot. Tingnan nyo po, kahit na nakarating siya ng Amerika, hindi niya nalimutan. Ilang taon na po kayo sa Amerika? Ako. Ilang banwa na kaking Amerika? Na ano pong banwa ito? Five. Kaya ako po tinanong eh. Hindi niya nalilimutan yung kanyang ano salita ano eh yung iba pag nakarating ng Amerika siya hindi niya kinalimutan ano
Ako hanga po ako sa mga taga-Japan. Hangang-hanga ako sa mga Hapon. Di nila pinagpapalit yung lengguwahe nila. Talagang mahal nila ang kanilang salita. Diba? Kaya tingnan mo, pag pumunta ka sa Japan at wala kang interpreter at di ka marunong mag-Hapon, naku, di ka makakarating sa pupuntahan mo. Sabi nung, nagkabukod po kami ng nung sasakyan. Nahuli kami. English ng English yung nauna. Banda huli, sabi nung Hapon, di siya baruma. Ba't pinahirapan mo kami magsalita ng magsalita? Hindi mo pala naintindihan din. Diyos ko, sabi ko, hanga ako sa kanila, no? Tayo naman Pilipino, pinagmamagaling, magaling sa English. Ano? Kasi, yung hindi marunong mag-English, pinagtatawanan. Kapwa Pilipino mo nga, yun ang kumukutsa sa'yo eh. Pero yung mga foreigner, hindi. Pero yung kapwa mo Pilipino, silang mayayabang na nagtatawa sa'yo. Sila pa nagpapahamak. Nako, ilang bansa na yan. Sabi nga, yung kapwa Pilipino po namin ang nag-ano, patawarin nyo sila. Buhay ba nga ma? Kami na mahal. Marami po. May dudulog sa'yo sa ganitong bansa. Yung puweka ang aking kasama sa, Pilipino. Ayoko na sira ng Pilipino. Magpapahala na lang ang Diyos sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mahalin natin ang sariling atin. Ako po, kaya minamahal ko kasi hindi talaga ako marunong eh. Ano po? Hindi ako marunong mag-English eh. Kaya ako'y grade 1 lang ang tinapos ko. Walang alam kahit ano, kundi Kaya pag kinausap ako ng Englishera, pag sinabi niyang tanga ako, sasabihin ko'y kapampangan sa kanya. Parehas kaming nakanganga. Buhay ba nga ma? Pag di naniwala siya, English ng English pa, sasabihin ko'y ano ka ba? Pilipino ka rin ah. No, sabi niya, no. Oh, you're a Filipino. Tapos sabi niya, mabuti pa ka ako yung foreigner, Tagalog. Di niya alam. Salita niya ang alam niya. Pero hindi siya nang hamak. Ikaw, alam mo Tagalog, English ka ng English dyan. Hapon ka ng Hapon, kaya pang mo naman. Buhay ba nga ma? Mami na mahal. Di po ba? Ang tao kasi ganun eh. Nakarating ng Japan. Dumating yung kapwa niya Pilipino. Hindi marunong mag-Tagalog, mag-Hapon. Hindi marunong mag-English. English. Panginoon, tulungan mo akong magbata. Pag kinapampangan ko ito, umanda siya. Sabi ko, nanumburi mo. Hindi niya alam, parehas tamo. Buhay bang ma? Di po. Yun po ay kwentong totoo. Ng tao, kwento ng tao na nagaganap sa mundo. Ano po? Kumisan sa halip na tulungan yung kapwa, turuan. Pagtatawanan pa. Bakit? Kumisan ang nangyayari sa ibang bansa, ano? Baka nga naman pag tinulungan ay pang umasenso sa kanya. Ganun takot, masapawan. Takot. Alam niyo po, kung may pagmamahal, hindi ka matatakot masapawan. Yung tawag na masapawan sa Tagalog, sa taong salita. Ngunit pasubali, huwag malamangan. Sino man lalamang kung may takot ka sa Diyos? Kaya kung parehas kayong may takot, walang lamangan. Tulungan. Buhay ba nga ma? Sa inyong lahat, pagpalain kayo.
Nayaha nga ako sa mga nag-a-abroad. Pagdating eh, ganun pa rin. Alam nyo nga po eh, sabi nga kay Julian, aba anak, tiisin mo, mag-aral ka ng Tagalog eh. Kung hindi mo maintindihan salita ko eh. Eh, paano tayo magkakaintindihan? Aba, sabi niya, apo, marunong na ako mag-Tagalog. O di, natuto po siya mag-Tagalog. Diba? Pero salamat po sa Ama. Talagang napakabuti ng Ama. Ibibigay niya yung pangunawa para maunawaan mo. Salita sila ng salita, ay di ikaw rin magsalita. Pero alam niyo po ba, totoong-totoo, kahit di kayo nagkakaintindihan sa inyong salita, basta puso niyo yung nagkakaunawaan, magkakaintindihan kayo. Buhay bang Ama? Yun po ang pinakamahalaga. Magkaunawaan ang puso niyo dahil may pagmamahalan. Kaya iba't iba man ang mga salita ninyo, ngunit ang puso niyo'y iisa sa Ama at Kristo, nagmamahalan pa rin kayo. Pagpalain po kayo ng Ama, sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso niyo. Matigib kayo ng pangunawa at pagmamahalan. Ang pagpapala ng Ama ay kamtinyong tuwiran. Tayo na po, gabi na. Punta po kami.